bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo, mga kaibigan at mga kapwa ko kabataan. Narito na naman po tayo sa panibagong 30 minutong makabuluhang talakayan tungkol sa mga usapin at mga issue na kinakaharap ng mga kabataan sa henerasyon ngayon. Lahat sa atin ay natutukso at merong kahinaan. Maaring ako ay merong kahinaan din. Maaring ang kahinaan na yon ay nasa pagkain, nasa ating pakikitungo o pakikisalamuha sa ating kapwa, o maaari naman na sa ating mga personal na karakter o sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay. Lahat ng yan ay nakakaapekto sa ating karakter at sa ating pakikitungo sa ating Panginoon. At lahat ng mga kahinaang ito ay maaaring magdulot sa atin ng malaking failure. Ano nga ba talaga ang ginagawa ng mga maliliit na mga bagay o mga maliliit na kahinaan na ating chine-cherish o ating tinatago sa ating buhay? Pwede kong sabihin na yung mga maliliit na pangungupit, hindi naman yan mapapansin. Nagpupunta naman ako ng church at saka lagi naman akong nagpe-pray at nagbabasa ng Bible. Kaya yung pangungupit ko ng 5 piso, naku, maliit lang yun. Ganun ba talaga? Dapat ba tayo maging kampante sa mga maliliit na kahinaan o sa mga maliliit na mga bagay, sa mga temptation na ating kinahuhulugan oras-oras o araw-araw? Nako, mga kabataan, mag-isip-isip tayo. Kaya naman, sama-sama po nating pag-usapan kung paano po ba talaga ang kahinaan ng mga kabataan na tulad ko ay nakakaapekto sa ating pakikitungo at sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kasama po natin ngayon si Kuya Bryan upang talakayin at upang sagutin ang ating mga katanungan. At narito rin po ang inyo pong lingkod, si Channell, dito lamang po yan, sa Clear Messages. Kuya Bry, magandang araw sa iyo po. Ayan, noong pong nakaraang episode ay atin pong napag-usapan yung tungkol po sa temptation. At sinabi po natin na ang temptation po ay hindi naman talaga reason o hindi excuse para ang isang tao, ang sangkabataan na tulad ko ay magkasala. So ngayon Kuya Bry, bago po tayo dumako doon po sa ating pag-uusapan at connection na rin ng pag-uusapan po natin ngayon tungkol po doon sa one weak point ng isang tao. Kuya Bry, pwede ka bang magbigay sa amin ng mga advice kung paano ba kami makakaiwas sa mga tukso? Ayan. Bago ko yung sagutin, Channell, no? Gusto kong bumati sa lahat po ng ating pong nakikinig, sumusubaybay, at nagbabasa na ako ng mga Biblia, sinusundan kung ano yung mga pinag-uusapan natin, lalo na sa mga kahinaan ng kabataan. Yes. At kung paano ito mapapanagan pa yan. Gusto ko na i-focus natin yung ating sarili doon sa pinaka-foundation ng pagtanggap natin kay Kristo. Mm-hmm. Isa sa mga favorite text ko, alam nyo, amo, Channell, hindi basta-basta na mapapanagumpayan ang isang bagay kung wala kang foundation. Opo. Okay. Isa siguro sa mga foundation na ito, nasusulat sa 2 Pedro 1:3-4. Napakagandang subaybayan yung provision na ibinigay ng Panginoon para sa atin. Okay, basa. Ano po? Unang Pedro? Kalawang Pedro 1:3-4. Basahin ko yung unang bahagi. Opo. No? Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Napansin mo? Ipinagkaloob sa atin lahat. May kulang ba? Wala. Wala po kasi okay. Lahat. Tuloy ko lang yung pagbabasa na sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalwalatian at kagalingan. I-focus ko muna dito. No? Lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan, this is life, ito yung temporal life. At kabanalan, ito yung eternal. Ito yung spirituality. So, both doon sa pangangailangan mo sa pang-araw-araw, lahat binigay na sa iyo ng Panginoon. Pangalawa, sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala, sa tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kalwalatian, kagalingan. Verse 4, dito yung sagot. Ayan, babasahin ko po, mm-hmm. Kuya Bry. Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako, mm-hmm. upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa
kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Nakita mo yung pangako ng Panginoon. Dahil dito, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga. So, napakahalaga, no? At napakadakilang pangako. Ano to? Ano nga po maibahagi, ay may kabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. So, we become partakers of the divine nature. What does it mean to be partakers of divine nature? Partakers mean, natitikman natin yung divine nature. Okay. O bahagi tayo ng divine nature. Hindi mo pwedeng sabihin, tao lang ako. Pag sinabi mong tao lang ako, hindi ka nakabahagi ng divine nature. Paano ka nakabahagi ng divine nature? The moment natanggapin natin ang Holy Spirit sa ating katawan, we are never anymore, hindi lang tayo tao, kundi tao na pinananahanan ng Diyos. Okay. Tama ba ako? Maintindihan ba natin ito? Pinananahanan tayo ng Diyos, so meron tayong bahagi sa nature ng divine. Ano bang nature ng divine? Yung kabanalan. Kabanalan na nasa atin. So, we become partakers of the divine nature. So, mula dito, pwede na nating panagumpayan lahat ng bagay. So, ibig sabihin, Kuya Bri, kapag naintindihan namin na tayo ay partakers ng divine nature, doon na pumapasok na talagang magagawa na naming ma-resist yung temptation. Yes. Paano po? Parang of course, first, panindigan mo na partaker ka ng divine nature. Kung partaker ka ng divine nature within yourself, then you have the power to decide to resist temptation. So, pwede mo sabihin, I'm partaker of the divine nature, nasa akin ang Holy Spirit, then you say, I will not do this. Pag sinabi mo, I will not do this, may kapangyarihan ka i-resist yun. Dati kasi, dahil wala pang Holy Spirit sa'yo, pag nandyan na yung temptation, ang tendency, you yield to the temptation. Kasi ganito lang ako, wala ka namang kapangyarihan para mag-resist. But now, from the time na pinanganak ang Holy Spirit sa'yo, you resist that temptation. How do you do that? First, kailangan mong pagdesisyonan na ito'y tama at mali. At pagka mali ito, you resist it. Pag tama ito, then you ask for God's power para gawin kung ano yung tama. Kuya Bri, paano naman gumagawa si Satan ng mga paraan para ma-deceive yung isang tao o yung isang kabataan na tulad ko? Kasi parang, di ba, paano ba namin malalaman o paano kami magiging aware na si Satan pala ay dinideceive na kami? Oo, so, i-define muna natin yung deception. Ano ba ibig sabihin ng deception? Minsan iniisip natin, ang deception parang 50% truth and 50% error. Hindi yung deception. Kasi alam mo kung ano yung error, alam mo yung anong truth. Kasi very distinct. Pero kapag ka sinabi natin 99% truth and 1% error, yun ang ibig sabihin ng deception. Ganito yan Si Satan, ayaw niya na hindi ka magpipray. Ayaw niya na hindi ka pupunta sa mga religious activities. Gusto niya lahat i-join mo. Pero ang problema, gusto niya manatili din yung isang single sin sa'yo. Bakit? Bakit nga po ba? Kasi sa pamamagitan nun, makakadraw ka, marami kang madodraw ng mga kabataan, mga influence, kasi very influential ka, very religious ka. Pero yung one point na mahina ka, na magpapabagsak sa'yo at one day magtatanggal ng pagtitiwala mo sa Diyos, it neutralizes every power na meron ng Diyos sa'yo dahil may nananatiling isa. Yun din ang magdideceive para sundin ka ng lahat. So pupunta sa'yo lahat kasi very religious ka, it seems that you have overcome everything, then pagkatapos nun, you have led them also astray. Yun ang ibig sabihin ng deception. So parang ibig sabihin po, Kuya Bri, ginawa ko yun, pupunta ako sa church, tapos nagpipray ako, nakikita nila. Ngayon, kapag sumunod sila at meron akong single sin na tinetreasure, tinetreasure, makukuha rin nila yun. Parang ganun ba? Definitely, makukuha nila yun. Ang mahirap pa nito, hindi mo alam na deceived ka. Let me give you a text from the scripture that hindi lang ang nag-deceive sa atin ay si Satan. Actually, from the very point na ipapanganak ka pa lang, meron nang gagawin si Satan na paraan para ma-deceive ka. So the Bible says that I was conceived in sin. From the transgression, I was conceived, sabi sa Psalm chapter 51, verse 4 and 5. Pero dito, pag lumaki ka na, meron ka na ring deception within yourself. Sabi sa Jeremiah chapter 19, verse 7. Jeremiah chapter 19, verse 7. Okay, 17 verse 9. Pakibasa.
17 verse 9. Ito, very foundation ito. 17 verse 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong makakaalam? So napakahirap alamin, di ba? The heart is deceptive above all things and desperately wicked. Who shall know it? Kaya hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung sarili mo. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung ano. Do not be wise in your own eyes and shun evil, ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 7. So, deception is not only an outward influence, deception also is the state to which you do not know you are deceived. Meron bang deceived na hindi niya alam, na alam niya na deceived siya? Definitely. Hindi. Kasi pag alam mo deceived ka, then you have a way to act or to go away from that deception. Kaya ngayon, pagka nakikinig na kayo po, habang nakikinig kayo dito, the more na nalalaman nyo to, then you are taken away from that deception. So, Kuya Bry, parang sinabing the heart is deceptive above all things and desperately wicked. Ibig sabihin, wala kang magagawa para mapabuti ito. Paano pong ano, ibig sabihin, dinideceive tayo mismo ng puso natin, dinideceive tayo ng sarili. Paano po yun? That's right. Paanong paraan nadideceive ng sarili? Parang nadideceive ka pag hindi mo alam na may pagkakamali ka. All the way, habang tinitignan mo na tama lahat, then hindi mo ma-identify yung single sin na nasa iyo na chine-cherish mo dahil akala mo dahil mako-cover up mo lahat, then you are deceived. Self-deceived. Ang tawag doon, conceited by his own self-desire. Opo. Eh, Kuya Bryan, paano kapag sinabi ko na ako ay active, ako ay nag-church, at lagi akong nag-share. Mm-hmm. Pero meron akong maliit na bagay na chine-cherish. Safe pa rin ba ako nun? Of course, definitely hindi kasi. Yes. So, Kuya Bry, yung sagot mo ay pagpapatuloy natin, bibitinin muna natin. At yan po ay susundan natin sa pagbabalik ng Clear Messages. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel. Maligayang pagbabalik po mga kaibigan. Kanina, bago tayo pumunta sa second part ng ating programa, meron tayong iniwang katanungan kay Kuya Bry. So, tinanong natin kay Kuya Bry, paano kung meron tayong mga kalakasan o sa lahat ng aspeto ng ating buhay tayo ay malakas, ngunit merong isang maliit na kahinaan na nasa ating buhay? Safe pa ba tayo dito? So, Kuya Bry, paano nga ba kung ganoon? Paano kung nasasabi ko na ako ay malakas, matalino, marami akong mga kayang gawin, nakakapag-share ako, nakakakanta, at lahat ng mga kalakasan na nasa akin. No? Pero meron akong maliit o meron akong bagay na chine-cherish ko na alam ko naman na hindi siya maganda. Masasabi ko ba na ako ay safe? Okay lang ba yun? Magiging kampante ba ako? Kagaya ng sagot ko kanina, no? Hindi to safe. Kasi principle-wise, tignan natin yung principle. Bakit ba nanatili yung isang maling bagay sa'yo? Bakit nag-cherish ka? Lalo na yung known sin, ano? Meron kang isang known sin na hindi chinerish mo siya. Apo. Tapos pinanatili mo siya, hindi mo siya inirelease. Kasi ang tunay na overcomer, ang tunay na partakers of the divine nature, you ask God na itong isang natitira na to to pull it away from you. Alisin mo talaga ito. Pero kung nananatili yan sa'yo, it neutralizes the power of the gospel. In fact, humihina yung buong kapangyarihan ng Diyos sa'yo dahil sa isang cherished sin. Say, for example, bigyan kita ng illustration. Sa isang buong tubig na napakalinis, may isang kang patak ng ink. Mm-mm. O sabihin na nating lupa, na isang patak ng lupa. Anong pwedeng mangyari dito? Of course, at the beginning, magpuproduce lang siya ng konting bacteria, and later on, makikita mo yung buong ano na dumami na yung bacteria. Opo. Yun ang point yun. Kagaya siya ng dough na nilagyan mo ng konting leaven o ng levadura o ng yeast. Nung una, konti lang siya. But later on, lalaki siya. So, minsan siguro kaya mong i-repress yung kasalanan mo ngayon. Say, for example, may lust ka, nanonood ka ng pornography once in a while, tapos hindi mo nire-reject yun. One day, ngayon, tagal-tagal mo, no? Pero bago ka mag-retire, makita mo bumagsak ka na sa dito. Mm-hmm. Actually, nirepress mo lang sarili mo. Hindi mo talaga tinanggal yun. Kaya, nag-manifest siya in the latter of your life. Which brings you to discouragement. Na makikita, kitang-kita,
na pagkatapos mo na mapunta sa mga posisyon, na malalaking mga posisyon, babagsak ka rin pala nun. Because, it was because, from the very beginning, you cherish this sin. Mm-hmm. Ikababagsak mo yan and later be discouraged. Madi-discourage ka, which brings you apart from Christ. Ikaw mismo lalayo kay Christ dahil sa guilt na mararanasan mo. Kasi the greater responsibility you have, the greater na sabi mo nga, pwede kang mag-act very actively. Sabi sa Bible, sa Mark chapter 7, verse 7. Mark 7. 7 verse 7. Ito yung deceptive part ng pagiging Kristiyano. Kasi kala natin, Christian is all about everything. Pero titingnan natin, ano sabi? 7 verse 6, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Nagtuturo ng kanilang pinakaaral na utos ng mga tao. So basically, ang very foundation ng Christianity mo is based upon deception. Mm-hmm. Although may conversion ng heart mo, pero yung isa na hindi mo ipagpasakop sa Panginoon has the capacity para i-corrupt yung kabuuan. Mm-hmm. In fact, pababagsakin ka nito. Mm-hmm. Then later, hindi mo na alam kung paano ka makakatayo. So that's deception. Yes. One weak point. Yes. Kuya Bryan, no? Napakahalaga, napaka-vital ng ating pinag-uusapan ngayon, lalo na yung mga one weak point na talagang minsan mahirap makita sa mga kabataan. Kasi, di ba, ngayon ang dami yung mga okay lang. Ngayon, Kuya Bryan, gusto kong pag-usapan natin, ano ba yung mga madalas na mga weak points na hindi naman napapansin ng mga kabataan? Kasi marami yan eh. Di ba? Pero, pwede niyo po bang i-elaborate pa? Saan ba madalas na nagpo-fall o na nagkakaroon ng weak point yung mga kabataan na madalas parang nababaliwala okay. nila? Let's say, for example, yung pagnanakaw, obvious yun. Pagnanakaw yun eh. Yung pagmura, obvious yun. Lahat, obvious yun. Pero yung pride, hindi gaanong napapansin yun. Mm-hmm. Paano pong pride? Pride. Yung bang, bakit mo ginagawa ang isang bagay? Say, for example, ang pagpunta mo sa church, kaya mo siya ginagawa kasi sumisikat ka pag pumunta ka sa church. Hindi mo alam na nakukurap ka nito. Kaya ka nagiging religious, nagbabasa ng Bible, gumagawa ng lahat ng mga religious na bagay. Centering on yourself and on your pride and your selfishness, hindi mo nare-rebuke yung selfishness. Hindi ko sinasabing huwag tayong pumunta sa church. Ang sinasabi ko, check your motive. Yung pride in itself. Tapos kapag ka hindi ka na sumikat, hindi ka na pumunta sa church. Kapag ka medyo nasira ka na, wala ka na. And you are more discouraged. Ibig sabihin, parang gumewang ka on this side, tapos nung nawala ka naman, gumewang ka on this side, tapos biglang very active ka, then and another point, backslide ka naman. Mm-hmm. So, ang point ko dito, we must check within ourselves. Sabi sa Bible, search my heart, O God, and know, search my heart, O God, know my heart today. See if there is wicked way in me. So, every day, you must constantly check yourself from the power of the Holy Spirit. Lord, ano ba yung one weak point na natitira sa akin? Kasi, yung chain, ano, yung kadena, matibay lang yan kapag ka ang bawat isa ay intact. Mm-mm. Pero kapag ka may one weak point ang chain, kaya niyang pabagsakin ang buong bahay, so to say, na nagtitiwala doon sa kadena. Mm-hmm. So, say for example, yung lust, inisip mo, sa isip ko lang naman to eh. Pero sabihin ko sa'yo, kahit hindi mo pa na-execute ang isang kasalanan kasi naiisip mo lang siya, nasa isip mo lang yung lust, pwede kang pabagsakin ito. Bakit? Kasi pag dumating yung opportunity, naghihintay lang siya ng opportunity na ikaw na lang, walang nakakita, nasa ibang place ka, mabait dito. Religious sa Pilipinas, pagdating sa Dubai, bumabagsak. Pagdating sa Singapore, bumabagsak. Anong problema? Singapore o dito pa lang sa Pilipinas, wala ka na talaga ng foundation. Kasi si Daniel nakarating sa Babylon, hindi bumagsak. Yes. So pwede kang maging politiko na hindi ka babagsak kung yung very foundation, yung fortitude mo sa scripture at kung pinaninindigan mo, ginagawa mo talaga, from the very beginning na nandito ka pa lang, hindi ka babagsak. Ang problema natin, we do not want to submit to God that which is trifling. Ibang parang nakikipagbiruan lang tayo sa Diyos sa mga bagay na maliliit. Pero sa malalaki, oh, big deal sa atin. Mm-hmm. Yes, Kuya Bryan. So meron pa akong isang tanong kasi diba kanina, pinag-usapan natin yung kalakasan, parang katulad sa chain. Di ba po, madalas sinasabi natin na kung saan ka malakas, doon mo pag-igihin. Tama po ba yung ganong kaisipan na kung saan ka lang malakas, doon ka magpo-focus? Well, kung company ang pag-uusapan, maganda yan.
Pero kapag kayong mahina mo, napabayaan mo, negligence, pababagsakin ka ng buong yun. Mm-hmm. Si Marcos, nakita natin, ano, may mga malalakas siyang points, pero mayroong mahihina din. Pero yung maliit na mahina, nagpabagsak sa kanya. Opo. Ganon din sa Christianity. Merong masyado tayong nagko-concentrate sa malalakas tayo, pero yung mahina, pag na-neglect natin, hahatakin niya lahat yun. Eh usually, yung mahina na yun has the same foundation. Say for example, why do you do this? Because you're selfish. Then, if you're selfish, if you have been doing this because you're selfish, what motivates you to do all the good things if it is unselfishness? Unselfishness and selfishness cannot go together in one person. If you are unselfish because of that one thing, you are still unselfish in all things. Kaya sabi sa Bible, kung ikay natitisod sa isa, natitisod ka sa lahat. Kasi the principle kung bakit ka natisod dun sa maliit is the same principle kung bakit matitisod ka sa lahat. Okay. So kung hindi ka very particular doon sa isa na mahina ka, yung principle na ginagamit kung bakit ka sumasablay sa isa, yun din ang magpapabagsak sa'yo sa kabuuan. So Kuya Bryan, parang sinasabi mo na kailangan, kung nagpo-focus tayo o pinapalakas natin, mas lalo nating ini-improve yung ating mga kalakasan. Mahalaga rin na ibigay natin sa Panginoon at maging aware tayo doon sa mga kahinaan. So parang kailangan talaga ng balance. Or pag-focusan mo yung kahinaan mo. Tapos mula doon sa kahinaan mo, tignan mo, kasi pag na-solve mo yun, yun din ang magsosolve sa'yo sa kabuuan. Kasi bakit mahina ka doon? Bakit malakas ka dito? Doon dapat ang tanong. Kung mahina ka doon, definitely mahina ka talaga sa lahat. Mm-hmm. So, i-concentrate mo yun, i-search mo yung heart mo, pagpasakop mo sa Holy Spirit, tapos i-ano mo na mabago yung motive mo, then everything will be clear and may be motivated. Yes. The right motivation. Okay, Kuya Bryan. Mukhang may i-share ka. May gusto ko yata i-share sa amin. Gusto ko lang i-share ito bago tayo magtapos sa one weak point. Kasi minsan hindi natin masyado nakikita. Sabi dito, one says, I am not the least jealous, but then I do provoke and say mean things. Medyo masakit ang pananalita. Although I am always sorry after giving way to tempter. Ibang, nagsosorry naman ako kapag ako'y nakasakit ng kapwa. Another says, I have this fault or that, but then I just despise such and such meanness as manifested by a certain person of my acquaintances. Hindi naman ako kagaya nung kakilala ko. So parang ang basis mo kung bakit okay lang sa'yo to kasi hindi naman ako kagaya nung iba. So wag natin gawing basihan yung iba para i-excuse itong mga ginagawa nating meanness. Dahil sa mapagpigil ka naman, nagsosorry ka naman pagkatapos magkasala. Siguro hindi gano'n ang maging foundation natin. Okay. Kundi kung yun nagkasala ka doon, then confess it to God and then ask that God would overcome it in your life para sa susunod, iba namang weak point ang titignan mo at ma-overcome mo lahat. Amen. Yan, maraming salamat Kuya Bryce sa iyong pag-share tungkol doon sa kahinaan, kung paano ba natin palalakasin at kung paano natin mabibigyan ng focus para ma-improve at ma-commit natin yung ating sarili ng buong-buo sa Panginoon. Kaya naman, nakita po natin ang inspirasyon na makakatulong para sa mga kabataan sa pagharap natin sa mga kahinaan na ating kinakaharap sa henerasyon ngayon. At para dyan, meron po kaming nais ipapanood sa inyo na mas lalo pong makakatulong upang tayo mga kabataan ay magkaroon ng pag-asa. Panoorin niyo po ito. Kabataang Kristiyano, syempre, hindi agad-agad natin maiiwas yung sarili natin sa kasalanan, lalo na't kung ang tutulong sa atin ay sarili lang natin. Unang-una, ang kailangan natin gawin, humingi talaga tayo ng tulong sa Diyos. Bilang isang kabataan na laging natutukso, talagang dumarating ako sa point na nahihirapan akong i-overcome yung mga sin or yung pet sin na, ayun, paulit-ulit na ginagawa. Once na nagkasala ka, ay talagang pakiramdam mo, napakasama mo ng tao na halos ayaw mo nang lumapit sa Panginoon kasi alam mong sa isang bahagi ng buhay mo, may nagsasabi sa'yo na hindi ka nakarapat-rapat sa Panginoon, huwag ka na lumapit sa Kanya, napaka makasalanan mo. Na andun yung pakiramdam na tatanggapin pa ba ako ng Panginoon pagkatapos ng ginawa kong to, mabuti pang huwag na akong lumapit sa Kanya, nakakahiya na ang dungis-dungis ko na. Tayo mga tao, kalimitan yung ginagawa natin. Kapag nagkasala tayo or may nagawa tayong mali,
naghahanap tayo ng someone or ng kaibigan or ng member ng family wherein sila yung magko-comfort sa atin. Then after that, hindi tayo makokontento. Ako naranasan ko yon, at nung maranasan ko yon, feeling ko hindi sapat yung payo ng parents at talagang hinanap ko yung comfort ng Panginoon. At nung dumating ako sa point na yon, talagang mas naging strong yung faith ko sa Panginoon kasi dumating ako sa point na talagang nag-kneel down ako, talaga nakiusap ako sa Panginoon na, Lord, please, tanggalin mo sa akin itong kasalanan na to. Hindi ko po ito kayang i-overcome ng ako lang sa sarili ko. Kailangan ko po kayo. Kaya, nung time na nagawa ko yon, mas napalapit ako sa Panginoon at mas na-realize ko na ang Panginoon, kahit na ang dami-dami mong ginawang kasalanan, lalo ka pa niyang bibigyan ng mga blessings at ipaparamdam niya sa iyo na huwag kang lumayo, kaya kitang patawarin. Kapag wala tayong constant communication with God, there is a tendency na kapag nakagawa ka ng kasalanan, hindi mo na magagawang lumapit sa Panginoon kasi hindi mo alam na yung Panginoon pala handa kang tanggapin sa kahit na anong kasalanang nagawa mo basta't humingi ka lang ng kapatawaran. Another importance ng constant communication ay mas nagiging strong yung faith mo kay God. At the same time, hindi ka basta-basta malulugmok sa kasalanang nagawa mo. At sa mga kapaw kabataan, alam ko na sa pang-araw-araw nating pamumuhay, napakaraming tukso na dumadaan sa ating buhay. Sa simpleng pananamit, sa simpleng pagkain, sa simpleng pakikipagkaibigan, tayo ay natutukso, tayo ay nagkakasala. Paano ba natin ito may overcome? Napakahirap ma-overcome ang kasalanan, just like what I have said before, na tayo lang sa sarili natin. Kailangan natin ang Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Siyempre, ang hirap gawin ng tama, ang hirap lumayo sa kasalanan nang hindi mo alam ano ba dapat ang prinsipyo ko bilang isang kabataan. At para malaman mo yung prinsipyo mo bilang isang kabataan, magbasa ka ng Bible, magbasa ka ng mga sulatin ni Mrs. White para ma-enlighten yung ating isipan. At pag nagawa natin yon, unti-unti sa ating sarili, magkakaroon tayo ng konsensya na dapat hindi ko ito ginagawa, dapat pala bilang isang Kristiyano, eto yung mga prinsipyo ko sa buhay. At gawin pa nating mas matatag ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. Ayan, alam ko po marami na naman kayong natutunan sa lahat ng mga napanood ninyo. At sa mga discussions natin, medyo painit na ng painit, pero naniniwala po ako na sa grasya ng Panginoon, lalo pa nating maintindihan kung gaano ka-sufficient ang grasya ng Diyos para tayo magtagumpay. Gusto ko pong basahin sa konklusyon ang nakasulat sa 2 Corinthians chapter 7 verse 16. Ito po isa sa mga favorite ko. 6 verse 17 na sabi, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Naniniwala po ako na kung may kagustuhan tayo, na tayo ay managumpay, iaalis tayo ng Panginoon mula sa kasalanan. Tayo po'y manalangin. Dakila po ng naming Diyos, Panginoon. Alam po namin na ang paghiwalay sa kasalanan ay hindi simpleng bagay, kundi sa kapangyarihan ninyo, ay bibigyan nyo kami, Panginoon, ng pagkakataong ma-realize ang kapasidad namin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hari nawa, Panginoon, ang lahat po ng aming po mga kaibigan, kapatid na nanonood, ay makapanagumpay sa maliliit na bagay na siyang magbibigay sa amin ng lakas upang manghawakan sa Panginoon Jesucristo. Pagpalain ang bautisa sa amin naman sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay dito po sa ating programa na ginawa po talaga para po sa mga kapwa ko kabataan na nandyan. At sa susunod ay samahan niyo po kami, patuloy po tayo mag-aaral at patuloy po tayo mag-share tungkol po sa ating mga issue na ating kinakaharap. Kaya wag na wag po kayong aalis sa mga susunod pa pong mga episodes na atin pong pagsasamahan. Only here where you discover truths from the Bible and get clear messages.